2 months from now, October 9, magiging 17 years na akong pari. So at pinabalikan ko lagi kung bakit ako naging pari. Palagay niyo, bakit kaya? Dahil ba ako'y napakabanal? Mukha bang banal ang itsurang ito? Ha? Mabait ba ako? Ayan, nandiyan yung mga parishioners ko. Sungit nga ni Father eh. Lagi na ako. Ano kaya? Marunong ba ako? Dahil matalino ako. Tanong niyo yung mga classmates ko. Ay baka panbalita nila. Marites ako. Nangongopya lang yan eh. Ayan. O kaya, sabihin natin, dahil pogi ako. Eh, konti lang naman kami mga poging pare, di ba? Di ba? Konti lang kami. Uy, peace sa mga hindi poging pare. Alam mo, hindi dahil sa mga ganun. Dahil isa lang ang dahilan bakit naging pare ako. At dahil naawa lang sa akin ng Diyos. Awa. Mercy. Kaya pare ako. Kaya wala akong dapat ipagmalaki. Kaya ganoon din ang nangyari sa gospel. Isang kananiyan woman na lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, have pity on me. Have mercy on me. Maawa ka sa akin. Dahil hindi naman siya karapat dapat tulungan ng ating Panginoon. Dahil hindi naman siya Hudyo. Kalaban nga siya ng mga Hudyo at mga Israelitas. So hindi siya deserving. But still, she insisted. Alam niya ang Panginoon ay maawain. At yun ang kanyang pananampalataya. Ang Diyos ay puno ng awa. Full of mercy. A merciful God. Kaya naman, patuloy siyang naging at nagsisigaw at nagpipilit sa ating Panginoon. At siyempre, lumitaw naman ang pagiging maawain ng Panginoon. She granted, or he granted, her request. Ipinagkaloob ang pagpapagaling sa kanyang anak. Ganyan din ba tayo pag tayo humihiling sa Panginoon? Pag nagdarasal tayo, na tayo ay alam natin that we are not deserving. Nagingi lang tayo ng awa sa kanya. Minsan merong isang parishioner na napaka-active sa simbahan. Okay yung pamumuhay niya, tapat siya. Eh kaya lang, minsan, dumating ang dalubyo sa buhay niya. At nagdarasal daw siya, sabi niya, alam mo, Father, pag nagdarasal ako sa Diyos, minsan feeling ko, unfair talaga si Lord. Imagine, ano bang ginawa kong masama? Ano ba yung ginawa kong bakit ako'y pinarurusahang ganito? Di ba dapat lamang ay mabuti ang buhay ko? That na ako'y nagsiserve, na ako'y mabuting tao, na dapat ang buhay ko, all is well. But bakit ganito? Deserve ko ba ito? Sabi ko sa sarili ko, anong tawag dito? Napaka self-righteous naman nito. Pero siyempre, pinabayaan ko na lang siyang umiyak. Sabi ko, tumawag ka lang kay Father Joel Gatos sa Hello Father. Hindi ko masasagot yan. No? So, yun. Siguro tumawag na ba? Sige. Anyway, sa isip ko, ganun ba tayong magdasal? Hindi lang siguro siya. No? Kahit tayo. Every time na may dumadaan na mga pagsubok sa buhay natin, para akala natin, deserve natin dahil hindi natin deserve yung pangit, pero deserve natin yung magaganda. Kaya ririklamo tayo. Pero sa totoo lang yan, kahit anong gawin natin, kahit ano pa tayo, kahit sino pa tayo, we don't deserve talaga. We are not deserving sa mga pinagkakalob ng Diyos sa atin. Kung ano man ang meron tayo, kung ano man tayo, dahil yan lahat sa awa ng Diyos. Kaya pag nagdarasal tayo ngayon, pag magdarasal tayo, laging sanang tulad tayo nitong babaeng kananiyan na hindi man tayo deserving pero alam natin ang Diyos ay maaawain at ipagkakaloob
ang kanyang awa sa ating humihiling. Kaya bilang panghuli, may parishioner na naman ako na nakakagraduate yung anak niya. Alam niyo, summa cum laude. Wow. Kaya sabi ko sa nanay, wow, summa cum laude ang anak mo. Nagmana ba yan sa tatay niya? Sabi nung tatay, hindi ho. O kanino sa nanay? Ay, sabi naman ng nanay, hindi rin ho. Eh, kanino nagmana? Wala po, sabi niya. Kaya nagsuma cum laude po yung anak ko. Dahil na rin po sa dasal ninyo. Sa dasal ninyo. Dahil narinig ng Diyos ang dasal ninyo, naawa ang Diyos sa aking anak. At ginawa lang summa cum laude. Dahil yan sa awa. Hindi niya deserve, pero ang Diyos mauwain, ipagkakaloob sa atin kung ano man hinihingi natin. He is a merciful God kasi. Amen.